Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, yung lahat ng matatapang, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Hallelujah. Ito po kasi ay isa sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi ito. Umpisa na po ng buwan ng July. Nakakalahati na po tayo ng taon. Pila na ang kaya ganyan. Ber na naman. Merry Christmas. Muna na kaya kayo. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po naman talaga ay pag pinag-uusapan po ang salita ng Diyos, meron pong panahon na baka natatakot tayo, pero katapangan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Nagpapatuloy po tayo kung inyong natatandaan na dalawang buwan na ang nakakaraan. Pinag-uusapan po natin yung mga special character, essential and powerful character traits. So kung natatandaan niyo pa po yung mga nakaraang buwan, yung character traits, powerful character traits na ating pong core values ng ating pong iglesia, yung pong generosity. Remember, kung pag-usapan po natin yung traits na yan, patungkol sa generosity, ang ating pong Panginoong Diyos, ang talagang the point is pinag-usapan po natin ito, itinuturo po ito ng salita ng Diyos. Hindi lamang po ito mga theories. Hindi lamang po ito itinuturo ng ating dakilang Diyos, siya mismo, ang ating pong niya, mismong Diyos ay naging example ng kanyang gustong ituro sa bawat isa sa atin. Gaya po ng generosity, nakita na po natin kung kaano ka-generous ang ating Panginoon nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Alam po natin yan, John 3:16 and Romans 8:32. Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? At tinupad po niya yung pangyayang integrity ay talagang nangyari po yan nung makita po natin, mamalaman natin na ipako ang kanyang kaisa-isang anak doon sa krus ng Kalbaryo para lamang po patunayan ang integridad ng kanyang mga salita. And so on, marami po tayo pinag-usapan, compassion, unity, passion, yung pong forgiveness. How can we ever forget the power of forgiveness? Yung pong forgive one another as I have forgiven you, di ba? And while he was hanging on the cross to the point of breathing his last, ang sabi po niya, Father, forgive them. Father, forgive them. Yung pong, and di ba, hopefulness, tsaka po yung perseverance. These are the some of the character traits. Hindi po ito lahat, pero these are only some of the character traits, essential character traits na gusto po niyang ituro sa atin. Yung pong pag-asa, yung perseverance. Alam po natin, nag-persevere siya, meron siyang pag-asa sa bawat isa sa atin. Nangyari na po ang pag-asa niyo na kinilala natin ang ating dakilang Diyos bilang manlulubos at tagapagligtas. At nag-ihintay pa rin siya. Gaya po ng sinasabi ng 2 Peter 3:9, hindi mabagal ang Diyos sa kanyang pangako gaya ng iniisip ng mga iba, but his patience, not willing that all should suffer, that everybody should suffer, but that all should come unto repentance. Inihintay po niya. Ito po yung kanyang perseverance. Ito po yung kanyang self-discipline. Kung hindi po sa kanyang self-discipline, kung kagaya po siguro natin ng Diyos, siguro alatan again, may kasapingil tayo ng puni. Pero meron po siyang self-discipline. Pinakita po niya ito at ginawa niya para po meron po tayong sundan na magandang halimbawa. Amen. Praise the Lord. Masyaritan ng muli. Tuloy po natin. Gaya nga po na aking sinabi, hindi lang po ito basta tinuturo mga teorya. Ito po'y pinakita ng Diyos bilang pong kanyang mga anak. Ang sabi po ni Max Lucado, to be called a child of God is one thing. To be called a child of God by those who see our life, who sees our life, is one thing. Another thing. To be called a child of God is one thing. To be called a child of God by the people who sees our lives is one another thing. Ito po ang gustong makita ng Diyos sa atin. May pagkita nga natin. Tayo nga ay mga anak ng Diyos. Ito pong pag-uusapan natin mamaya, mapatungkol po sa katuwiran. We are righteous. Tatatandaan po natin, by grace, yung pong huli, by grace, I am righteous. This will be part of what we're going to read in a little while dito po sa ating pinag-aaralan. So pag-usapan po natin, the power of boldness.
The power of boldness. Talaga pong katapangan po ang ating boldness, courage, bravery. Mas maganda po yung confident. Pag confident kang alam mong kasama mo ang Diyos, magiging matapang ka dahil alam mo kasama mo ang Diyos. The power of boldness. Alam po natin ang kabaligtaran ng boldness. Yung fearful, laging natatakot, timid, o lack of confidence. Yun po ang kabaligtaran. Maybe we can say more words. Kabaligtaran po ng boldness. These are only some of the few. Alam po natin, meron po tayong mga kinatatakutan. Merong takot sa aerophobia, di ba? Aerophobia, yung takot sa height. I remember yung pong magkaibigan, kasama po niya ang kanyang kaibigan, piloto, habang sila po ay nasa ere, sa isang maliit na aircraft. Ito pong piloto, ang sabi ng kanyang kaibigan, bakit ka nagpilot? Ang sabi po ng kanyang kaibigan na doon sa passenger seat. Para makonquer ko yung aking fear, sabi niya. Meron kang aerophobia, meron kang fear of height, ano? Hindi. Takot akong mamatay mag-isa. Maghanda ka na. Fasten your seatbelt. Anyway, there are many, of course. Alam po natin, yung may takot sa insect, ano ba yung arachnophobia, maraming phobia, lonophobia, yung takot sa utang, lonophobia, phobia-phobia. Kung marami po tayong ganitong mga phobia-phobia, baka tawagin po tayong anak ni phobia. Anyway, bad news. Lalo na po yan, pataas ng pataas ang presyo ng gasolina. Natatakot po tayo sa bad news. Pero dito po sa ating pag-usapan, we will try, hindi lang try, talagang lalabas po tayo sa bahay, sa bahay ito. Magdadala po tayo ng bagong lakas, bagong kapangyarihan manggagaling sa ating Diyos. Amen. Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Ano pa ba? Yung mga iba takot mag-asawa. takot manligaw. At iba pong bahing tao kini. Ito po rin bahing tao kini. Ayan. May itong yamo? Nung bahing tao kayo, tinaka yung girlfriend, na kayo manligaw. Pero yung may iba, takot manligaw. Baka daw mabasted. Kaya dinadaan na lang sa patama. Alam mo, sabi niya, ang para tayong kwento ni Juan Tamad, sabi po ng takot manligaw. Bakit naman sabi ng gusto niyang ligawan? Ikaw si, ang kwento ni Juan Tamad, ikaw si Bayabas, ako si Juan. Ihintayin na lang kitang mahulog sa akin. Praise the Lord. Meron po silang tinatakot na takusa. Yung pong mga lalaki, mga, alam niyo po ito, mga takusa. Okay. Praise the Lord. Takot pumunta ng doktor na may sakit sa ulo. Baka may tumor na ako. Takot pumunta sa doktor, masakit ang chest. Baka may ulcer na ako. Ang dami pong kinatatakutan. Ito po yung misa pati ayan o. Pati sa anino takot. Anino pala niya yung lumalakad. Kala sinusunta niya na kanyang anino. Pati sa anino takot. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. The wicked flee, though no one pursues. But the righteous are as bold as lion. Tayo po yung manalangin. Salamat po. Nagilang Diyos sa gabing ito sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Kayaan mo na bawat salita o Diyos ay manggaling sa iyo. Kapangyarihan, anointing ay manggaling sa iyo. Patuloy kang magbukas ng puso ng bawat sa amin. Kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Alam po namin na ang iyong presensya ay nasa aming bulwagan ito, nasa aming kalagitnaan. Ang iyong presensya ay nasa kasulok-sulokang puso ng bawat isa sa iyong mga mananampalataya. At aming dalangin na kami ay lalabas ng bahay, sambahang ito, bahay dalangin ito. Magdadala o Diyos, tatanggap ng bagong lakas, bagong mananampalataya, bagong init ng pagsamba sa iyo o dakilang Diyos na aming dadalhin sa aming pang-araw-araw na buhay.
Dakilang Diyos, ito po ang aming samot, dalangin na walang ibang maitaas, mapurihan, maliban sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot, dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen! Amen! Sige po, isa pang palakpak para sa Diyos. Hallelujah! The wicked flee, though no one pursues. Ito po yung ating sinasabi kanina. Minsan, kahit wala namang laging takot, pag meron lang kumakatok sa pintuan, ayan na, maniningil na naman niya. Different kinds of, kasi po, meron po silang kinatatakutan kasi meron silang ginagawang marahil hindi tama. So, lagi natatakot mahuli pag nandadaya sa trabaho, pag nangongopya sa eskwelahan, laging takot, mahuli, of course. These are the people, the wicked. These are the wicked. Flee, though no one pursues. Kaya nga, ang sabi natin ngayon, minsan, alino na niya mo, sa anino na lang niya, natatakot pa siya. Pero ito po, ito yung maganda. But the righteous are as bold as lion. Are as bold as lion. Naikumpara po tayo sa leon dahil ang leon, hindi man siya ang pinakamalaki sa mga animals. Yung mga elepante, mas malalaki. Pero dahil po sa kanyang katapangan, kayang-kaya po niya, hinaharap po niya ang maging ang mga elepante, malalaking mga animals, dahil po sa taglay niyang katapangan. Ito po, tayong mga mananampalataya, tayong mga righteous. The righteous are as bold as lion. Pero, tignan po natin, sino po dito ang mga righteous? Kapit na alam mo? Sino po dito ang mga righteous? Praise the Lord. Bakit po tayo maging righteous kung sinasabi ng salita ng Diyos sa Roma 3:10, no one is righteous. Wala ni isa man matuwid. At all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po ay talagang walang matuwid, hindi makakaharap sa harapan po ng Diyos. No one is righteous. Pero paano po tayo naging righteous? Ito po ang dahilan kung bakit po tayo naging righteous nang dahil po doon sa sinabi natin kanina, pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, yung pong ating bisita. This is no accident. Maybe meron po tayong isang ibang bisita dito na hindi nakapagtakas ng kamay o meron po tayong bisita kasamang first time sa ating pong ng mga naka-online. Hindi po accidenteng nandiyan kayo dahil para may paalam ng ating dakilang Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. For God so loved the world, He gave His one and only Son. Kung sino man ang sa Kanya ay manampalataya, hindi na mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man ang sa Kanya ay mananampalataya, hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This is the reason bakit po tayo ngayon matuwid. God made Him who had no sin to be sin for us. God made Him who had no sin to be sin for us. So that in Him, sa ginawa po ng ating Panginoong Kristo Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, in Him, we might become the righteousness of God. Amen. Sino po ngayon ang mga righteous? Lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, tayo po ay mga matuwid sa harapan ng Diyos. Come on, more hallow praise sa Diyos. Kaya po mamaya, pag tayo po ay magko-communion, huwag po natin isip, ay, hindi pa ako talaga, mayroon pa akong nagawang hindi mo. Lagi pong hinihintay ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya. Mas dito nga tayo dapat tumanggap ng banal na apunan. Kasi po, noon sinasabi, pag hindi ka rin, pag nagkasala ka, wala kang karapatan tumanggap ng Holy Communion. Noon po yun, pero yung katotohanan pong pinag-aaralan natin ngayon, pag tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, merong pagkakataon, of course, tayo'y magkakasala, talagang mamapika ka, sino po yung, alam niyo, napika king Tagalog? Napikon, yan. Napikon ka. Doon sa driver, ang bagal-bagal, malilate ka na, gusto mong mahabol yung praise and worship, o kaya merong nag-overtake sa iyo, tapos siya pa ang galit, ne? Siya pa ang galit, yan ang mag-overtake, yapang mimwa, pero tapos, ay, parang hindi ako makakapag-communion, nagalit ako kanina.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. 1 John 1:9. We can have received the Holy Communion later because we were made righteous in the sight of God. Come on! One more hand of praise to God. Hallelujah. The power of boldness. Ito po yung ating pag-uusapan, ang kapangyarihan. Nang hindi po basta boldness. Meron po kasing boldness, tapang, bravery. Pag-uusapan po natin ngayon, yung true boldness. The power of true boldness. Ano ba talaga itong totoong tapang? Alam po natin kasi, meron mga tao, matatapang lang pag may hawak na muscle. Yung baril, may tinatag, kaya nga pagdating sa mga nakikita po natin, traffic lang dahil may hawak na baril, ayan, ang tapang-tapang. Meron namang matatapang dahil meron siyang kilalang mataas na politiko. Ang tapang-tapang dahil yung kanyang kaibigan talagang malaki ang katawan. O meron matatapang, lalo na po tayong mga kalalakihan, paglasing, nung mga, di ba, nung mga, yung mga, ito ang maglalasing kalupa ko ni kanita na kayo magtaskamat. Ako po, noon, I was put behind bars for almost 24 hours dahil po sa kago good time, sa kaalak. Anyway, matagal na po yun . Matagal na yun. Hindi pa ako mananampalataya. Okay, lalo hindi pa ako pastor . Dahil sa kalasingan. Naalala ko po yung abang nag-CCU kami kanina, yung pong isang kasama namin, dahil pinag-usapan namin ito. Meron daw isang lalaki, meron siyang listahan ng lahat ng mga lalaking takot sa kanya. Andun yung mga listahan ng mga lalaking takot sa kanya, tapos yung isang lalaki, nilapitan siya. Tingnan ko nga yung listahan ng mga lalaking takot sa iyo, sabi niya. Paikit ni. But andito yung pangalan ko, ano? Oo, nandiyan yan yung pangalan mo, sabi na. Bakit? Hindi ka ba takot sa akin, ano? Hindi! Eh, di burayin natin. No, the point is, yung tapang po talaga. Kaya matapang, pero meron pong totoong tapang. Bato-bato sa langit. Meron pong matatapang sa utang. Tapos matatapang ding hindi magbayad ng utang. Tapos pag siningil mo, siya pa ang matapang. Di ba? Nanon naman. Ewan siya. Mabayad ako magkikay. Anyway, I remember one time po, kasama po yung aking darling doon sa McDo sa SMT. Kumakain po kami ng breakfast. Ako po kasi mahilig sa hot cake. Tapos, pero mayroon siya binibigay na syrup, tsaka yung ano ba yun? Butter. I always, pinagpapalit ko po yung syrup sa counter ng strawberry jam, yung strawberry jam. Tapos, okay naman, walang iba. Pero one time, dun po sa SMT, pinunta po tapos sa counter, pwede bang pagpalit yung syrup ng strawberry jam? Ay, hindi po pwede yan. Hindi po pwede kasi nakaano na po yan. Asan yung manager ako? Ako po yung manager. may bugna akong magtapang-tapangan . Nung ika yung manager, dapat balo mong pagbigyan din customer. Yun po yung magtapang-tapangan . Pero baka puta po tsuga na bisita tayo. Puta bagay randam niya kaya. Diba? Hindi po yun ang klase ng ang uri ng katapangan na pinag-uusapan po natin dito. Kaya po, ang nangyari, tuloy, yun nung nagkakape na ako tapos, kulang ng cream at saka sugar. Mama, the same lady, yung manager. Kasi pag manager, you can do the math. Alam niyo naman po, pag staff lang, ipa-approve mo yan sa supervisor. O kaya ipa-approve mo na sa manager. Pag sinabi mo sa manager, okay, walang problema yan. Asan yung manager? Sabi ko, ako ang manager. Anyway, long story short, pinanda ko po siya, ma'am, pwede pong humingi ng extra cream and sugar. Binigyan naman po ko. Tapos, God bless you po. Yun, matapang po tayong sabihin ang blessing ng Panginoon. Amen!
May restahan po kayong mga doon. True boldness kasi po, pagkasama po natin ang Panginoon, yan po ang magbibigay tapang sa atin. Yung pong true boldness, it really belongs to the Lord. Matapang po tayo, hindi po doon sa ating mga pinag-usapan, dahil lamang po sa ating nakiling Diyos, kaya po tayo nagiging matapang. Kasi po, God did not given us a spirit of fear and timidity. Hindi po ito binigay ng Diyos. God has not given us a spirit of fear and of heart and timidity. Ang binigay po ng Diyos sa atin, but of power, love, and self-discipline. Napakaganda po. Ano po natin dito? God has not given us a spirit of fear and timidity dahil wala po ito sa Diyos. Hindi po natin pwedeng ibigay ang wala sa atin. Wala po sa Diyos ang takot. Ang nasa Diyos po, power. Kaya po magkakaroon tayo ng power para po maging matapang, maging brave. When we are confident that we have the power of God within us, behind us, magiging, hindi po tayo matatakot anuman po ang dumating sa ating mga buhay. Amen. At yung pong power, hindi lang power, love. Love. Pag mahal po natin, yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kanyang binigay na pag-ibig sa atin, kaya nga niya naibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Nang dahil sa kapangyarihan ng kanyang pag-ibig. Otherwise, tiyak, wala po tayong patutunguhan. Nasaan kaya ako? Merong awit nun, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Basta tingnan po kaya ang original ni, ang boss. Anyway, ito po, the power nasa kanya po ang lahat ng kapangyarihan. Kaya kayang-kaya po niyang ibigay sa atin ito. Nasa kanya po ang pag-ibig, kaya nga po, kayang-kaya niyang ibigay sa atin ito. Di ba, pag pinag-usapan po ang pag-ibig, sabihin po natin, nag-sample na ginahin po ng ating Pastor Manny kagabi, pagmahal natin ang ating pamilya, tapos merong nagkaroon ng pangailangan, no, sabihin na natin karamdaman, tapos wala tayong hawak-hawak na pera para matugunan ang pangailangan. Ang dahil sa pag-ibig natin sa ating pamilya, magkakaroon tayo ng tapang para puntahan yung mga taong alam natin. Minsan, nalilimutan munang tumawag sa Diyos, muna sa Diyos. Dahil sa pag-ibig mo sa Kanya, nagkakaroon ka ng, sa kanya sa pamilya, nagkakaroon ka ng tapang ngayon. Pumunta ng mga tao na pwede mong makatulong sa pangangailangan. Pero alam po natin, ano lang po yun, side. Alam nyo na yun. You can do the math. Ang ibig ko sabihin, kaya po nasa, hindi po ibig sabihin na, ay, ayun pala. Sinabi ko kanina, yung matapang sa utang, hindi po yun ang sinasabi ko. Ito po ang sinasabi, pag meron tayo talagang pag-ibig na galing sa Diyos, gagawin po natin ang lahat, magiging matapang, gagawa tayo, hindi naman po tayo, hindi po yung, huwag kang mag-hold up, hindi po yun eh, magiging matapang kang mag-hold up, wala po yun sa usapan natin dito. Anyway, gagawa po tayo ng lahat ng paraan para po matugunan ng dahil lang sa pag-ibig. Self-discipline, pinag-usapan po natin yan last two Sundays ago, yung pong kapangyarihan ng self-discipline. Kung hindi po ito pinakita ng Diyos, hindi po niya pwedeng sabihin sa atin. Kaya nga po, self-discipline, sound mind, yung pong lagi po nating iniisip, inilalagay sa prinsipyo po ng salita ng Diyos, ang ginagawa po natin sa ating pang-araw na buhay. Amen! Amen! Diba ito po yung sabi ng Luke 10:19? He gave us the power to trample the snakes. Meron po tayong kapangyarihan. Huwag po tayong matakot pag meron pong humihingi sa atin ng panalangin. Tapos, buhatan ako pa rin pagrandaman ng Diyos. Meron po tayong power. Nasa atin na po ito. Yung power ng Panginoon na ng pagaling noon, binigay na po sa atin para ipanalangin yung mga may sakit. Ito po yung sinasabi ng Matthew 5:16. Let your light so shine upon men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
Yung pong ibang gumagawa ng kabutihan, hindi nag-glorify ang Diyos dahil gumagawa sila ng kabutihan para lang pang sariling motibo. Pero when we do good in the sight of God, yung pong gagaling, yung mga may sakit, matutugunan po, even demons, lalayas po yung mga demonyo kung kagamitin po natin. This is what God has given us. But of power, meron po tayong kapangyarihan. Boldness, huwag po tayong matakot, harapin. Kung meron pong tumatawag sa atin, ay tawagin muna natin si Pastor. Tayo po ang tinawag ng Diyos. Pag andun na po sa sitwasyon, exercise po natin ang kapangyarihan ibinigay ng Diyos sa atin. Come on! Hallelujah! Love and self-discipline. This is my command. Sabi po ng Diyos kay Joshua, be strong and courageous. Alam po natin yung Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be prosperous and successful. At katugtong po ito, alam po natin si Joshua, iniwan po sa kanya ni Moses ang pangangalaga sa mga Israelitas, which is close to 3 million, para po ituloy ang pagpunta sa lupang pangako, Kanaan. And then, ito po ang siguro marahil parang natakot si Joshua. Ito po yung minsan dumadaan din sa atin. Dumadaan din sa atin. Minsan gusto tayong hilahin ng takot. Ano na kaya talaga? Ano na kaya talaga? Kayo po, ano yung kinatatakutan natin? Ang gusto lang po ng Diyos, tatayuan ba natin ang kanyang salita? Ang sabi po niya, this is my command. Command po ito, command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Pag sinabi po ng Diyos, this is my command, ang ibig sabihin ng Diyos, I got you. I got you. Kasama mo ako. Hindi kita iiwanan. This is my command. Kaya nga, pag kinuha niya, ibig sabihin, sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwanan. Kaya nga, be strong and courageous. Ano po yung mga bagay na hinaharap natin? Iniisip ba natin na iniiwan tayo ng Diyos o iniwan tayo ng Diyos? Let this word of God na mag-sing po sa atin. This is my command. Be strong and courageous. I will never leave thee nor forsake thee. Hebrews 13:5 and 6. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. I got you. I will be with you wherever you go. Ang sabi po ng ating pinag-aaralan. Yung pong totoong talagang boldness sa Diyos po ito ng gagaling. It belongs to God. What then shall we say to these things? Ano pa ang sasabihin natin? Kung kasama natin ng Diyos, if God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? Maybe ang iniisip ng mga iba yung matapang. Merong nasusunog doon. Talagang tumulong tayo. Merong taong parang nangaya magpapakabayani. Hindi. Maring, isa lamang po yun. Isa lamang po yun. Pero yung pong courage, ne? More courage is demonstrated. More courage is demonstrated by being faithful. I send that sa email. More courage is demonstrated by being faithful in routine tasks. In routine tasks than by risking one's life in moment of spectacular danger. Nakuha po nyo? More courage is demonstrated by being faithful in routine tasks. Pag tayo po ay tapat sa pang-araw-araw, ano na kaya ang nangyayari bukas? Pag tayo po ay naging tapat, naging matapang na harapin ang bawat bukas, maring bukas hindi natin alam, maring week after, month after, year after, hindi natin alam, yung future, hindi natin alam. But don't worry about the future. God is already there. Sabi po ni Ruth Graham. Amen. Don't worry about the future. Andun na po ang Diyos sa ating hinaharap. The great unsung heroes of courage, the great unsung heroes of courage are the everyday people who keeps on in spite of great difficulties. The great unsung heroes of courage are the everyday people who keeps on in spite of great difficulties. Tayo po yun.
Pagkaram po natin, merong tayong merong binibigay ng, ang Diyos ng kapangyarihan sa atin, ng pag-ibig sa atin, and self-discipline. Wala po tayong katatakutan. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Come on! Hallelujah. True boldness, hindi lang po yung it belongs to God, tinatayuan po ng true boldness ang katotohanan. Pagkakatotohanan po, hindi po natin nahaluan yan ng kalahating katotohanan. Half-truth, meron bang sinasabing white lies, ne? Meron ba, di ba? Madalas nating marinig, meron mga white lies, tapos haluan ng konting isi-sugarcoat yung katotohanan. Hindi po ito ang nais ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, tayuan po natin. True boldness stands for the truth. Pag ba pinag-usapan po, lipat na tayo. True boldness stands for the truth. Praise the Lord. True boldness stands for the truth. 1 Corinthians 16:13. Be watchful. Stand firm in faith. Stand firm in faith. Act like men. Act like men and be strong. Act like men. Hindi po ito baka sabihin, ay, babae ako. I act like men. Pwede pa babae po. Ngayon, magtutumboy na ako. Kasi act like men daw. Come on. Hindi po yun. Ang ibig natin sabihin dito, magpakatatag tayo. Talagang tayuan po natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Be watchful. Stand firm. Alam po kasi natin, lalo na pagdating po sa mga court hearing, meron po talagang kinakausap, binabayaran para lang magsinungaling doon sa mga court hearing. Tatayuan po nila ang kahit alang-alang sa pera. Itatayuan po nila ang kasinungalingan. Alang-alang, stand firm in the faith. Yung pong mga ba, itatayuan nila kahit mali yung pandadaya sa negosyo para lang kumita. They will stand sa pandadaya sa negosyo para lang kumita. Yung mga iba, yung pong mga sa school, hindi ko alam kung merong, kasi pa nga online-online yung mga eskwela ngayon, tatayuan nila sila ay pumasa lang ng dahil nangopya. Kung minsan, yung nangopya, mataas pa sa pinagkopyaan, ang grade. Di ba nang nangyari yun? Alam po natin yun, ng mga nag-aaral pa tayo. Ba? O yung may person, or may kopyaya ka na ako? Di ba? Ganun. Tatayuan natin ang katotohanan. Wala nang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi po yung boldness, pag tayo po ay, when we stand for the truth, kung nakakahawa po, di ba? Ang takot, nakakahawa yan. Pag natatakot ka, tapos natatakot. Lalo na pag si tatay ang natakot sa buong pamilya. Yung buong pamilya, matatakot na rin. Yung mga kaibigan, matatakot na rin. Huwag na tayong lumabas, makakovid tayo, mamamatay tayo. Totoo nga, namatay sila dahil sa takot. Nauna pa sila nang namatay doon sa mga lumalabas. Marami po tayong narinig, ne? Natakot. Ang lalaki ng mga katawan, tapos makikita mo sa FB, tinuturo ka ng vaccine. Sundalo lang kanyan mga, di ba? Nakita po natin yan. Takot. Ang yayabang. Pero pagdating sa karayom, takot. Meron pong doktor. Doktor po, talagang kaibigan. Man-injection niya. Pero, anya pong may bulus siya, magpa-doktor, tatako yung magpa-injection. Magpa-dextrose. May nganing may ngan sa akin, ang pong pampasyas. Bali yun ito. Ito po yung sinasabi natin. Pagkatotohanan po, ang pinag-usapan, ayaw po natin maging contagious. Manawa tayong tapang. Ihawakan natin katapangan yung ating mga kaibigan, yung ating pamilya, para makikita po nila na kasama natin ang Diyos. Amen? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako. Ay, nako, kay nana. Malulunod. Malumunta mo po! Dumaan man ako sa ilog, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako.
Yes, yan po, dahil kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos and we will stand sa katotohanan kasama natin ang Diyos. Hallelujah. One more hand of praise sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nakakahawa kung nakakahawa po ang takot, gawin po nating makahawa tayo ng katapangan. Ang sabi po ni Billy Graham, courage is contagious, boldness is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Layo. Sabihin ko niya ang pugensi. Courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Pag tayo daw pong may katapangan, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ng kanyang pag-ibig, we will stand for the truth. Manghahawa po yan ng mga mahihina. Di ba, meron pong mga kapatiran, kapamilya, na talagang nangangailangan, nalulungkot, talagang nadidepress. Pero when we stand for the truth na sabihin po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos na mahal sila ng Diyos, hindi sila pababayaan ng Diyos. Di ba? Lumalakas po yung mga kaibigan, yung mga kasama sa bahay. Pag pinapanalangin po natin sila, sabihin po natin, kayo po ang nakakano, you have your own experiences. Pag meron po tayong pinutan, ay, bro, sis, pwede ba kitang ipag-pray? Tapos, hindi mo mamamalayan. Lumalakas ang kanilang loob dahil nagkakaroon sila ng pag-asa na merong Diyos na nagpapagaling. Yan po, contagious, courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Talagang matatagpo yung mga nakakilala ng ating dakilang Diyos pag binabahagi po natin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Galing po yan kay Billy Graham. Talaga po, tatayuan po natin ang katotohanan. Hindi po natin i-compromise ang katotohanan. Matagal na po itong kwento. Isa pong lalaki. O, ba't ikayong born again? Karitak yun na mo, konti-konti na, anak ko pang kahilig sa salangsang King Agus. Karitak yun na mo sa salangsang ko pa King Agus. Ano po nang talagang siguro binubusin na po itong mga Kristiyano. Ito pong isang Kristiyano, sumagot siya. Alam mo kasi, bro, ganito yan. Yung mga patay na isda, yan ang sunod na sunod. Sunod lang ng sunod yan sa Agos. Pero yung mga buhay na isda, yun lang ang pwedeng sumalangsang sa Agos. Buhay na isda na ba tayo? Sasalangsang po tayo sa Agos ng mundong ito. Do not conform. But be transformed. Do not conform any longer to the pattern of this world. Romans 12:2. Do not conform to the pattern any longer to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Huwag po tayong susunod sa agos ng mundong ito. Sumalangsang tayo sa agos ng mundo. And we will stand for the truth. Come on. Tatayon po natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos. Dahil yan lang po ating magiging sandigan para pagdating po ng takdang araw, yung pong victory na pinangako ng Diyos sa atin ay mapapa sa atin. Sabi po ng ito po si we gave you strict sa Apostle Pablo po, kasama po ng isa. Orders never again in this man's name, he said. Ayun ay panara ni Jesus nga araw po rin kasabida. Instead, you have filled all Jerusalem with your teaching about him. And you want to make us responsible for his death. Sabi po ni Peter, binabawalan po sila na ipangaral ang pangalan ni Kristo Jesus ng mga matataas na opisyal ng relihiyon. Can you imagine that? Matataas na opisyal ng relihiyon tapos babawalan ipangaral itong si Jesus. But Peter and the apostles replied, ito po yung katapang pinagitan nila. We must obey God rather than any human authority. We must obey God rather than any human authority. Hallelujah. Ito po yung tapang. Binasa po natin kanina yung 2 Timothy. God has not given, He gave us the power, love, and self-discipline. And we will obey. Hindi pa naman po ipinagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos sa Pilipinas. Pero sa mga iba po, alam po natin, mahirap po
ipangaral ang salita ng Diyos. Alam po natin yung kwento ng I have decided to follow Jesus over and over again. Narinig po natin yung pong pamilya na talagang ibinabahagi po ang pangalan ng Panginoon. And sila po ay pinipilit itatwa si Jesus. Mamamatay sila kung hindi nila i-deny si Jesus. Pero sabi po nila, we have decided to follow Jesus. No, do not go with me. Still I will follow. And true enough, yung pong buong pamilya ay namatay, pinana po sila at nalibing ng buhay. At pero nang dahil po doon, mas marami po ang kumilala sa Panginoon. We will stand for the truth. Hindi po tayo matatakot. Alam po natin, during the pandemic, tayo po ay nagpa-face to face. At marami po tayo naabot ng kaluluwa. We have reached over 1,000 people. Saan po kaya yung mga kaluluwang yun? Yung pong ating, alam niyo po, over and over, sinasabi natin, kung kailan po pandemic, nakabili po tayo ng, marami po tayong nagawa na nakapag, ano po tayo, ayuda ng over 3 million in a matter of 3 months. Nakabili po tayo ng lote, dalawang lote. Bakit po? Dahil yung pong kapangyarihan ng Diyos na binigay siya, tinayuan po natin. And this is the victory. Nasa atin po ang pinangako ng Diyos. Hindi lamang dito. Meron pa pong pangako ang Diyos. John 1:12. Blessed is the one that endureth temptation, testing and trials. For when he is tried, he will receive, we shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Hallelujah! Pangako po ng Diyos yan, hindi lang po dito sa lupa. Dito sa lupa. When the Lord is our shepherd, we shall not want. He will make us to lie down in green pastures. Leadeth us beside the still water. Doon po sa verse 6, surely His goodness and mercy shall follow us, shall follow me all the days of our life, and we will dwell in the house of the Lord forever! Woo! Amen! Amen! We must obey God rather than any human authority. Ito po yun. True boldness po ay nagbibigay po ng victory sa ating buhay. Every child of God, ito po yun, tayo po yun, defeats this evil world. And we achieve this victory. Bakit po? Only sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Kung hindi po tayo nananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus, sa kanyang pagliligtas ng ating buhay, hindi po natin na malalaman, nakasama natin siya. Hindi po tayo makakatayo sa katotohanan ng kanyang mga salita. At hindi po natin makakamtan ang victory pangako niya sa atin. Pero dahil po, mananahan tayo, magiging matapang tayo, yung pong ating pananampalataya, yung ating sandigan sa kanyang mga pangako, ay hindi po tayo bibigay. This is the victory. True boldness brings victory through our faith. And who can win this battle against the world? Sino po yun? Only those. Type only those who believe that Jesus is the Son of God. Only those who believe. Do you believe that Jesus is the only Son of God? Amen. 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 Thanks be to God. Ito po yun. Lagi po tayong magpapasalamat. Thanks be to God. Siya po ang nagbibigay sa atin ng victory. He gives us victory. 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 To our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ito po yan. Huwag na po tayong, kayo po, meron pa ba diyang takot? Talagang kung baka bukas, ano kaya ang mangyayari? Lunis na naman. Mga katamad, may magising. Lunis, Monday, sige. Ano ba? Monday blues. Monday, di ba tawag doon Monday blues? Pag lalo na po yung mga pumapasok sa eskwela, mga katamad, nagtagtagtrabaho, makakataman bigising pag Monday, pero pag Friday, kaya nga siguro sa Amerika daw, hindi ko alam, ginagaya na rin na TGIF. Pag Friday, talagang energized sila, full of energy. Tama ba? Maraming pong tumatama, maraming nakakasakaya. No? Anyway, let us come boldly to the throne of our gracious God. Ito po yan. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it. Huwag po tayong matakot. Yung pong kanyang grace. Idagdagan po natin, yung grace po niya sa atin, minsan parang nahihirapan tayong magpatawad. Wala tayong tapang. Nawawalan tayo ng tapang na patawarin yung mga nagkasala sa atin. Nawawalan tayong tapang na harapin yung bukas. Nawawalan tayo ng tapang
yung mga problemang baka hindi na natin ma-solve. Ito po, yung pong grace ng Diyos. Kung we were forgiven by grace, we can also forgive by grace. We have received everything by the grace of God. If God, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, Romans 8:32, para sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Because of His mercy and grace. Surely goodness, His mercy and love, yung pong Psalms 23:6, mercy and love shall follow me, shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Hand of praise to God po. Hallelujah. Hallelujah. The power of boldness. The power of boldness, ito po yung, it belongs to the Lord. It belongs to the Lord. It stands for the truth. It brings victory. Can you, tayuan po natin ito. The power of boldness, ito po yung true boldness, tatandaan po natin, true boldness, hindi po yung boldness tapang sinabi natin mga halimbawa kanina. Yung pong totoong boldness belongs to the Lord. It stands for the truth and it will bring us victory. Gaya po ng aking sinabi kanina, James 1:12, blessed is the man who endureth temptation or testing or trials, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Ito po yun, the crown of life. Huwag po nating panghinaan ang ating mga loob. The crown of life that the Lord had promised to them that love Him. After this prayer, the meeting place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the Word of God. Then they preached the Word of God with boldness. My question tonight, sa bawat isa po sa atin, kung sakali, meron pang takot na gustong ibigay ng ating kaaway sa atin, si Satanas, ang demonyo. Talagang tinutusok pa niya, matatakot ka pa. Matatakot kang harapin yung mga pagsubok sa buhay. Matatakot kang harapin yung mga karamdaman. Matatakot kang harapin na baka maging 100 pesos na yung presyo ng gasolina. O kaya, andyan ba yung natatakot pa rin tayong ibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Ano man po ang takot na nasa atin pa, yung pong ating pinag-aralan ngayong gabi, let that sink into our hearts today. At kung sakali, we can say to God na ngayong gabi nito, I will be bold because alam ko, kasama kita, I will be bold because I will stand for the truth. And because of this, I know we will win the victory. We have already won the victory. Kung gusto mong isabihin yan sa Diyos, tumayo ka lang sa iyong kinatatayuan at panghawakan natin ang katapatan ng Diyos. Stand on your feet and say to God, mananahan ako sa iyong katapatan o dakilan Diyos. All my life you have been so, so good. In every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Hallelujah. Hallelujah. This essential character trait of the power of boldness, alam po natin, isang dakilang halimbawa ng katapangan. Doon po sa Matthew 2017, let us go to Jerusalem, ang sabi po ni Jesus. We're in Jerusalem, alam ng ating Panginoon, doon siya mamamatay. Alam ng Panginoong Kristo Jesus, now Jesus was going up to Jerusalem on the way. He took the 12
aside and said to them, next verse, "We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death. They will condemn him to death." Alam ng Panginoong Kristo Jesus, mamamatay siya para sa atin. This is the boldness of Jesus. Courage of Jesus. Ano ang pwede nating isukli sa kanyang katapangan? Ano ang pwede nating ibigay sa kanya? Are we going to continue standing on the truth? Are we going to believe that He is always with us? Gusto ba nating damhin, kamtan, yung gantimpala dito sa lupa, gantimpala buhay na walang hanggan? Hallelujah, hallelujah! All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my Hallelujah. Salamat po. Salamat po, dakilang Diyos, sa katotohanan ng iyong mga salita. Dadalhin namin ang mga salitang ito. Alam po namin, magiging matatag kami. Tatayuan namin ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. Dahil alam po namin, kasama ka namin, dakilang Diyos, hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan. Lagi kang nandiyan sa amin. Laging nahandang tumugon sa aming mga panalangin. Laging handang tumugon sa aming mga pangangailangan. Dahil ikaw ang katugunan ng aming mga pangangailangan. Sa panahon ng kalugkutan, ikaw ang aming kagalakan. Sa pamamagitan ng panghihina ng aming pananampalataya, ikaw ang aming kalakasan, o dakilang Diyos. Sa panahon ng pagdududa, ikaw ang aming assurance, ikaw ang aming dakilang pag-asa. Hindi kami bibitaw sa pangako ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, salamat po. Mula sa araw na ito, alam po namin, ikaw ang aming titignan hanggang sa makita ka namin ng mukhaan. O dakilang Diyos, ito po ang aming isang dalangin. Amen. Amen. Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I would like to take this opportunity po sa ating pong bisita. Maybe this is your first time na marinig po ang ganitong pangangaral. Or maybe several times narinig na po natin ang ganitong pangangaral, kasama po ng ating mga naka-online. Gusto ko pong ibigay ang ginawa ng Diyos sa atin. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish but will have eternal life. Ito po ang gustong ibigay ng Diyos sa atin kung hindi pa natin siya kinikilala sa ating buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas. And when we surrender our life to Him, tayo po ay magiging matapang haharapin ang mundong ito dahil alam po natin ang Kristo Jesus ang siyang magliligtas sa atin. All heads are bowed, eyes are closed. Sa diwa po ng pananalangin, gusto pong ibigay ang imbitasyon ito sa lahat po ng gustong isuko ang kanilang buhay kay Kristo Jesus.
tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas para yung tapang na pinag-uusapan natin ay mapasa iyo ngayong gabing ito. Kasama ng naka-online, ang inihintay panawagan ng Diyos sa gabing ito, isuko ang iyong buhay kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. And kung gusto mong isuko ang iyong buhay, tanggapin si Kristo Jesus sa iyong buhay, sumunod ka sa ganitong panalangin. Sumunod ka ng may katapatan sa ganitong panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagdadala, sa iyong kaisa-isang anak, bugtong na anak, si Kristo Jesus, upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, tubusin ang lahat ng aking mga kasalanan. Ngayong gabing ito, Kristo Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala, pagkukulang. Mula ngayon, ikaw na ang masunod sa aking buhay, maging hari ng aking buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. 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 Lahat po ng sumunod sa panalangin, mahal po tayo ng Diyos. But as many as received Him, lahat ng sa Kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatan, maging anak ng Diyos. Welcome to the family. Welcome to the family of God.